Ito kung tawagin pa nga nila yung sarili nila, makabayan black eh. Hindi naman kayo makabayan eh. Makabayad kayo eh. Oh. Ito ah. Kung talagang ano lang ho, mga kaibigan, maganda sana ang bansa natin kung ang mga leader totoo. Ha? Eh, papa, inventaryo ko yung ano eh. Yung pork barrel eh. Diyan tayo magkakaalaman eh. Ha? Sana punta mga pork barrel niyan. Samantalang itong mga party list na ito, ang kanilang pribileyo na nakukuha sa Kongreso, pantay ng regular congressman. Bawat isa, eh kung tatlo yun, di time is three sila. Saan napupunta yung mga pork barrel na yan? Mga kaibigan. Pagkatapos eh, lahat na binigay na sa kanila ng gobyerno eh. Sa panahon pa ni Marcos eh. Oh. Ngayon, may problema tayo kung bakit yung sinasabi nila, naaakit yung mga kabataan na sumama dyan. Sa kabila na, alam na nating wala na ho yung ideology na yan eh. Di ba? Ultimong China ngayon, kapitalista na eh. Di ba? Oh, eh yung kapitalismo, kalaban ng komunismo yan, di ba? Oh, ano ba pinaglalaban itong mga taong ito? Yun lamang pagbibigay sa kanila ng mga pribileyo. Dahil tanggap na sila sa sistema. Eh pero ano nangyayari? Nagre-recruit mga kaibigan ng mga mamumundok. Oh, ito naman mga kabataan na bakit sila madaling naakit? Yun ang tanong. Yun ang dapat na issue na pag-usapan din. Bakit madaling naaakit? Nung panahon ni Marcos, meron din yan. Diba kinukwento ko sa inyo eh. Ako, wala akong kamalay-malay. Napasama ako dyan. Batang-bata ako. Inanyayahan lang ako. Inutusan ako. Eh, kung bata ako, sumunod ako. Yung pala, komunista na pala itong mga nag-uutos sa akin. Yun ang niyang apo nyo. Sumasama doon sa mga ano, eh mga taong labas yan. Ha? Ay, kaya ginawa ko, lumayas na agad ako roon. Oh. Ngayon, ito, meron dahilan kung bakit itong mga kabataan ay naaakit sila ng walang kakwenta-kwentang ideology na yan. Wala yan eh. Kung totoosin ninyo eh. Yan, hindi makabayan yan. Mga kaibigan, magtataka kayo. Yan, asan yung mga leader niyan? Dito sa Pilipinas. Di ba, nandyan yung mga sila Casino, kung sino-sino eh. Ha? Eh, kung mga makapagsalita yan, magtataka kayo. Ano ba mga trabaho niyan? Yung babalo, si ano, Reyes. Ano ba trabaho niya? Buhay ba yan? Tumanda na sila, yan, pa, yan lang ang ginagawa nila, yung mag-rally. Magdoktrina, mga kaibigan. Ha? Hanggang ngayon, nagdududoktrina sila. Isipin ninyo. Alam nyo, dito sa Pilipinas, ano ba tawag sa Pilipinas? Di ba ang Pilipinas eh, the only Christian country in Asia? Oh. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi magkiklik. Mas madali pang ang lokohin ng Pilipino sa relihiyon eh, kaysa dyan eh. Kung tutusin ninyo eh, tinan mo si Eli Soriano, ang dami naloloko ng animal na yan, mga kaibigan. Nagtatago na yan ha, wanted na yan ha. Oh, wanted na yan sa kasong rape. Nagtatago na, nakakapanloko pa.
Ngayon, meron dahilan. Hanapin natin ang dahilan. Ano ang nagiging dahilan kung bakit yung mga kabataan ay madaling natatangay, naiingganyong sumamaryan sa mga ganyang kilusan. Eh kasi ho, alam nyo kung ano dahilan yung injustice na sinasabi. Yan ang ginagamit na kumot. Eh talagang gano'n, may injustice talaga eh. Di ba? Eh kamakailan nga, nabasa ko sa periodiko eh. Meron silang kinakampanya ngayon sa Amerika, isang babae, para makalaya. Eh mukhang palalayain na itong babae. Ito. Nung siya ay 14 years old, pinatay niya yung isang supposed to be customer niya nung gabing yon. Kumuha sa kanya. Sipin niyo, 14 anyos. Ang gandang babae pag nakita ninyo eh. Kaya tumaba na siya oh. Alam niyo, kung mahigit 15 taon na yata siya nakakulong. Oh, mga kaibigan, kaso niya, murder. Pagpatay. Ngayon, bakit niya napatay? Ang sabi niya raw nung una, pero hinatulan siya. Eh, sipin mo nga naman, nasa edad na yung prostitute na siya. Oh. Pagkatapos, eh, kwan. Biktima ko eh ng sex trafficking. Oh. Biktima pala siya. Kaya pinatay niya yung ano, yung gagamit sa kanyang lalaki, ang edad eh, more than 40 years old. Hindi ba sa Amerika, galit na galit sila sa ganyan? Kaya dun magtataka kayo. Bakit yung batang yon ay nakulong? Samantalang minor siya nung mangyari yung krimen dun sa pinatay niya, mga kaibigan. Obviously, hindi ko alam kung tapos na silang mag-sex o bago sila mag-sex nung napatay niya. Pero, inamin niya na siya ay, di ba dapat siya ang pinanigan ng batas? Dahil kabata-bata nito eh. Una, ayaw ng mga Amerikanong ganyan, yung mga bata eh, nakikipagano, relasyon sa mga may edad, ayaw nila noon yung nagkakaroon ng ganun. Magtaka ka. Ngayon, mabuti na lang, meron mga celebrity na nag-initiate nito para reviewin yung kaso nito at para muling makalaya yung bata na yon. Na ngayon eh, higit na siguro ng kalahati ng buhay niya. Kasi 14 anyos siya, anong mangyari? Dinakulong na siya noon, di ba? Oh. Eh, more than 15 years na. Di, mas mahaba na yung panahon ng buhay niya, na ginugol ng buhay niya sa loob ng kulungan kesa dun sa ano. Ngayon, yan, birang kwento yan. Pagdating dun sa Amerika, birang kwento. Hindi katulad dito, talamak na kwento yan. Talamak na injustice yan. Sinasabi ko nga sa inyo, kumpara sa subversion, hindi ba dapat eh, yung kasong libelo, eh, yun ang ma-decriminalize? Hindi ho ba? Kasi po, usually, ang kinakasuhan ng libel, mga nasa media. Oh, eh, ito nga ang dahilan kung bakit masasabi mo na ang isang bansa ay meron demokrasya. Ha? At saka ang tao ay malaki ang naitutulong ng media riyan sa paghatid ng mga balita. Eh, kung nyo intindihin yan yung mga nagsasabing, yung mga supporters ni Presidente Duterte, ano, wala namang alam, may kunyari may alam.
pang kaso eh, nakatapat eh. Pero, hindi dapat kriminal ang kaso niyan. Kasi wala namang krimen na ginawa yan eh. Krimen ba yung magatid ka ng tamang balita? Ngayon, kung hindi tama yung balita mo, pwede ka rin kasuhan. Pero hindi dapat kriminal ang kaso mo. E ano? Civil case. Katulad sa Amerika. Oh. Eh, tapos itong mga komunista, dinicriminalize yung subversive kaya wala na silang pananagutan sa batas. Oh. Kahit magdoktrina sila, habang nandyan yung batas na yan, pwede talaga nilang inganyuin kahit sino. Ngayon eh, iba na eh, ang takbo ng isip. Bakit kami noon? Ako, high school ako. Oh. Eh, kwan, puso na mga rally. At doon na nga, inabot na nga ng martial law. Di ba? Oh. Pero hindi kami na-impluensyahan ng mga ganyang klaseng katarantaduhan. Unang-una siguro sa upbringing ng tao. Pag ang tao, pinalaki mong may takot sa Diyos yan, hindi sasama yan dyan. Ba't siya sasama dyan? E grupo ng mga walang Diyos yan. Di ba?